So yan mga kalodi geeks, dito naman tayo sa rear hub niya sa XM900. Ito na, buksan na natin itong pre-hub para makita natin. What's up sa inyo mga kalodi geeks? Muli nagbabalik ang ating PSF TV. Tapos na yung ating mahabang vacation, kaya ngayon magre-review ulit tayo. Back to grind ulit tayo mga kalodi geeks. Pero bago ang lahat mga kalodi geeks, nalalapit na yung malapit na ang ating second live stream. Yan mga kalodi geeks, kaya tumutok kayo mga kalodi geeks sa ating video dahil dito natin, dito kami magbabase ng aming mga katanungan. Simple lang, sumali mga kalodi geeks. Follow nyo lang yung aming Facebook page, saka TikTok, at ang aming YouTube channel. Kami yan. Magpo-post kung kailan po yung ating live stream, mga Lodi Geeks. Pwede po kayong manalo dyan ng instant cash at saka kesa mga Kalodi Geeks. Abangan nyo po yung ating second live stream. So yun mga Kalodi Geeks, for today's video, i-review naman natin si Ragusa XM900. So yan mga Kalodi Geeks, ito yung kanyang specs. Mga Kalodi Geeks, tingnan natin yung log niya. Yan, mga kalodi cakes, sa loob ng box niya, meron siyang kasama front, saka panglikod. Yan. Tapos, ito mga kalodi cakes, yung front hub niya. Yan, machong dating niya mga kalodi cakes. Medyo maperti ito, pataba. Yan. Tapos, bolt type po yung kanyang kapitan ng rotor. Tapos, ito yung adapter niya para sa skewer. Naka-indicate na po yan. Tapos buksan natin mga kalodi geeks itong ano niya, adapter para sa skewer para makita po natin yung bearing niya. Gamit lang tayo ng 2.5 na allen para mabuksan po natin yung itong adapter ng kanyang skewer para matanggal po natin yan. Makita po natin kung ano yung size ng kanyang bearing. Yan, 5 po yan na allen, tapos 5 lang din po dito. Left and right po. Yan. Yan mga kalodi cakes, sa right side nyo po, 69 auto po yung kanyang bearing. So yan mga kalodi cakes, para mabuksan po natin tong side ng rotor nya, kailangan po natin gumamit ng 8 na allen saka 5. Yan mga kalodi cakes, buksan na natin. Parehas lang siya ng bearing, 69 auto dito sa may side ng rotor saka dito sa kanan. 32 holes po yan mga kalodi geeks yung holes nya. So yan mga kalodi geeks, dito naman tayo sa rear hub nya. Yan, machong macho yan mga kalodi geeks, Ragusa XM900, macho po yan. Yan, maliit palaki, tapos bolt type din po sya. Naka-indicate rin po yung kabitan ng skewer, adapter, ito po yan. Tapos 32 holes din po siya. Tapos mga kalodi cakes, ito na. Buksan na natin tong pre-hub para makita natin. Dito mga kalodi cakes, parehas lang ng front hub niya. Gagamit lang ulit tayo ng 2.5 para mabuksan po natin tong pre-hub niya. Saka makita po natin yung bearing dito sa side po ng rotor. Yan. So yun, ito na mga Lodi Geeks. Nabuksan na po natin yung adapter para sa ano niya, sa prehub. Gagamit ulit tayo mga Lodi Geeks ng 8 na allen para matanggal naman natin yung dito, side ng rotor na adapter ng skewer sa quick release. Yan. So yun mga Lodi Cakes, yung size ng bearing nya ay 6902 dito po sa may rotor side. Tapos ito na mga Lodi Cakes, buksan na natin yung prehub nya. Yan, ihilahin lang po natin yan. Yun mga Lodi Cakes. Yan mga Lodi Cakes, oh, 6 pauls yan, pero 3 teeth. Kada pauls niya, 3 teeth po siya.
So yun mga ka-Lodi Cakes, kung gusto nyo po siyang paingayin pa o patunog mamaw nyo, meron po akong in-upload sa YouTube channel ko na kung paano po mag-edit. Parehas lang po ito nung LCD NC hub or GUB hub. Papalitan lang po natin ito ng spring nya para mas matigas po at mas malakas yung tunog. So yun mga ka-Lodi Cakes, tingnan naman natin kung anong size ng bearing nya. Dito malapit sa May Pauls, ang size ng bearing niya ay 6802. Tapos dito naman sa may right side, yung 6902. Tapos yan mga ka-Lodi Cakes, yung size ng bearing niya sa mismong hub niya, 6902 dito. Tapos 6902 din, yung size ng bearing niya, halos parehas lang. Ang naiiba lang ng size ng bearing niya mga ka-Lodi Cakes ay dito sa may prehub niya sa may side ng Pauls. So yan mga ka-Lodi Cakes, parehas pong alloy material po yan, front and rear. Mga ka-Lodi Cakes, sa mga nagtatanong po kung magkano po yung bentahan namin dito po sa shop namin, 2K po ang bentahan namin dito. Bibigyan po namin kayo ng discount. Ang shop po namin ay sa number 31 Central Avenue, Barangay Culiat, Quezon City. Yan mga ka-Lodi Cakes, pwede po kayong mag-visit dito sa aming shop. So yun lang mga ka-Lodi Cakes, at hanggang dito lang po yung aking video. Sana po nakatulong yung video ko, or kung may katanungan po kayo, comment below lang po. At maraming po salamat.